Ngayong paparami ang mga kaso ng COVID sa bansa, hinigpitan ng mga otoridad ang pagbabantay lalo na sa mga bawal lumabas ng bahay. Sa CCP Complex sa Pasay, kung saan bawal ang mga 21 years old pababa, maraming nasitang nagja-jogging. Nakatutok si May Bermudez. Lagi po natin tandaan, magpapot tayo lagi ng paypal. May rayuma at alta presyon si Nanay Paz, 60 taong gulang. Ang pagjo-jogging kada weekend, malaking tulong daw para mabawasan ang iniindang pamamanhid ng kasukasuan ngayong pandemic. Eh, mahirap nga eh, kaya nangihina lalo eh. Kailangan makapag-unat-unat eh, exercise. Pero ang kanyang asawang 65 years old na kasakasama niya, bawal na munang lumabas alinsunod sa kautusan ng IATF. Sana nga hindi sarado ito eh. Bakit? Para may magagalaw-galawan pa kami. Bukod sa mga senior citizen, bawal din munang lumabas sa mga menor de edad. Pero sa CCP Complex, ipinagbabawal pati ang mga 21 years old pababa, kaya nasita sila ng mga pulis. Para sa akin po kasi kaya nakakatulong yung pagja-jogging sa loob ng pandemic na to, yung exercise po. Kasi po di ba kailangan po natin lakasan yung resistensya. Sa inilabas namang pahayag ng UNICEF, kinilala nito ang mga hakbang ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Pero ang desisyon daw ng Metro Manila Council na pagbabawal sa mga menor de edad na lumabas sa loob ng 2 linggo, maikukonsidera daw na paglabag sa kanilang karapatan. Ang mga hakbang daw ng pamahalaan kailangan ding tumugon sa kapakanan ng mga bata. Hindi dapat magdulot ng kapahamakan at dapat mangalaga sa kanilang dignidad. Ang pandemya, matindi raw ang epekto sa pag-iisip ng mga bata dahil na rin sa mga paghihigpit na dahilan para malayo ang mga bata sa kanilang extended family, mga guro at kaibigan. Hinimok ng UNICEF ang Metro Manila Council na maglabas ng resolusyon na magbibigay pahintulot sa mga menor de edad na lumahok sa indoor sports at physical activities. Basta nasusunod ang health protocols. Wala pang tugon dito ang Metro Manila Council. May Bermudez, nakatutok, 24 oras.